Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napadalaw ka. Kamusta ka na? Hindi ako okay. Ikaw, kamusta ka? Kamusta kayo ni Dr. Kanina? Napang-abot nga itong si Moira at ito namang kanyang asawa na si Dr. Tanyag. Dahil ipinakita nga ni Moira itong ang litrato ni Tisay. At laking gulat naman ni Lynette nang makita niya buti na lamang ay hindi siya ang nasa litrato. Samantala, sinumbata naman ni Moira itong ang si Lynette na wala nga daw itong utang na loob. Pagkatapos niya daw itong tulungan, ay ito nga ang igaganti niya na hindi siya matutulungan sa problema naman dito ni Moira. Buti na lamang ay to the rescue naman itong si Josa. At sinabihan niya nga itong si Moira na hindi naman humihingi ng tulong itong ang kanyang amiga na si Lynette. At dito na rin dumating itong ang si Dr. Tanyag at kasama itong si Dr. Santos. At tinanong naman agad ni Moira itong ang si Dr. Tanyag kung ano nga ang ginagawa dito at hindi naman makasagot. Kaya pinauwi na nga ni Dr. Tanyag itong ang si Moira upang hindi na nga makakagulo ito sa kanila. Samantala, nalaman na nga dito ni Michael na si Dr. Tanyag nga ang may-ari ng sasakyan na kanya namang pinaimbestigahan. At naglasing naman ng husto ito dahil nasaktan nga siya sa ginawa naman dito ni Lynette. Dahil niloko nga daw siya nito. At agad naman na pumunta itong si Michael dito naman sa tahanan ni Lynette. At sinabihan niya nga ito na hindi nga daw siya okay. At tinanong itong si Lynette kung kumusta na nga sila dito ni Dr. Tanyag. At dito na rin sasabihin ni Lynette ang tunay na katauhan ni Dr. Tanyag na ito nga ang tunay na ama dito naman ni Dr. Santos. Samantala, mayroon nga naman tayong malaking revelasyon. Ito nga ang nabangga ni Zoe na matanda at hindi pa nga natin kailan nakikilala itong matanda na ito. Kung ito nga ba ay ang lola ni Zoe na makikilala dito sa Abot Kamay na Pangarap. O baka naman ito nga ang tiyahin noon dito ni Tisay. At ito na kaya ang makapagsabi kung sino nga ba itong si Tisay o Lynette. Yan ang ating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap.